Noong unang panahon, lima pa lamang ang tao sa mundo, isa na dito ay ang batang si Lameng. Kasama niya sa kanilang kahariang patag ang kanyang tiyo Samuel. Nandoon din ang dalawa nilang alalay na si Naines Dilim at si Amir Ikasinag. Gabi-gabing nananaginip si Lameng tungkol sa isang lalaking kamukhang-kamukha niya na nakatira sa bundok. Dahil sa pagkabahala, tinanong niya ang kanyang tiyo Samuel ukol dito. Sinabi sa kanya ng kanyang tiyo Samuel na kambal silang ipinanganak ng kanilang inang supremong bathala. Siya ay pinatira sa patag kasama ng kanyang tiyo at ang kanyang kambal na si Asoeng naman ay mag-isang iniwan sa bundok. Napatigil ang kanyang tiyo sa pagkukwento. Naisip kasi nito na kung sakaling magkasama ang dalawang magkapatid, ay magsasama din ang malalakas na kapangyarihan ng mga ito na maaring makapagpawala sa taglay na kapangyarihan ni Tiyo Samuel. Kaya umano ito inilagay sa bundok para doon kumuha ng mga karne ng hayop bilang pagkain. Mas malakas din umano ito kay Lameng at maaari itong lapain sakaling lumapit si Lameng kay Asoeng. Gayunpaman, nais pa ring makita ni Lameng ang kanyang kapatid. Hindi siya pinayagan ng kanyang tiyo Samuel kaya sinabi nito na uutusan na lang niya ang dalawang alalay na umakyat sa bundok para makuha si Asoeng. Gagawin ito pagsikat ng araw kinabukasan. Gabi bago ang araw ng pag-akyat sa bundok, pasikretong tinawag ni tiyo kaya naman sinabi agad nito na napakabangis na taong may pakpak at dalawang malalaking pangil si Asoeng. Gagawin ito pagsikat ng araw kinabukasan. Gabi bago ang araw ng pag-akyat sa bundok, pasikretong tinawag ni Tiyo Samuel si Amir Ika. Sa kanilang pag-uusap, ibinigay ni Tiyo Samuel kay Amir Ika ang dalawang malalaking karayom. Kailangan umanong itusok ang dalawang karayom sa leeg ni Ines bago pa sila makarating sa tuktok ng bundok. Dagdag pa rito, kailangan ding sugat-sugatan si Ines na para bang nilapan ng isang mabangis na hayop. Umakyat na nga ang dalawang alalay sa bundok, at nangyari ang ayon sa plano. Bumaba si Amir Ika na daladala ang bangkay ng kasamang si Inez. Sinabi nito kay Lameng na inatake sila ng isang lalaking may pakpak at malalaking pangil. Buti na lang daw at nakatakbo siya ngunit si Inez ang nabiktima. Natakot si Lameng sa nangyari at paniwalang paniwala siya na halimaw nga ang kanyang kapatid. Bumaba ang dalawang babaeng anghel na itinakdang magbibigay ng anak sa magkapatid. Ang isa ay pumunta sa bundok at ang isa kay Lameng. Nang magkaanak na si Lameng, binalaan niya ang mga ito na huwag pupunta sa bundok dahil nandoon ang halimaw niyang kapatid na si Asoeng. Nagpasalin-salin sa lahi ni Lameng ang kwento tungkol kay Asoeng. Unti-unti ding nabago ang tawag sa halimaw, mula sa Asoeng ay naging aswang at ngayon nga ay aswang. Nagkaroon din umano ito ng mga anak. Ang isa ay nahahati ang katawan na kung tawagin ay Manananggal at ang lalaking malakit matikas na tinatawag na Kapre, ang lalaking anak ni Aswen.